ang bukas sa sariling bansa. Marami ang tapos sa pag-aaral, maraming hindi. Ito yung sasabihin ko. Hindi porket nag-positive kayo sa COVID ngayon, lalong-lalo yung mga possible Omicron cases dyan, eh agad-agad kayong magpapa-schedule ng home visit check-up. Okay? So makinig kayong maigi. Ito yung pinaka-importante na kailangan yung marinig sa isang doktor. Hindi nyo ito marinig sa ibang doktor, ha? Kasi kung ibang kakausapin ninyo, eh malamang sasabihin sa inyo, eh pumunta na kayo sa nearest na hospital, mag-admit na kayo. So, hindi. Sa akin, ha, ulitin ko, sa totoo lang, kung meron akong ability, with the snap of the finger, na lahat kayo, lahat ng tao sa Pilipinas, makakalimutan ninyo na existing ang COVID. Okay? Walang COVID. Kung for example lang, ha, and then all of a sudden, nagkaroon kayo ng trangkaso, lagnat, pero walang ubo, walang sipon, lagnat lang sa kasakit ng katawan, okay, hindi kayo mapapraning kung hindi nyo alam anything about COVID. Itong si Omicron, wag nyo nang katakutan yan. Although positive kayo, pero kayang-kaya ng katawan nyo yan. Okay, yung iba nilalagnat lang 24 hours, kinabukasan okay na. Okay, uulitin ko, kayang-kaya ng katawan niya yan. Lalong-lala kung 20s lang kayo, 30s lang kayo, 40s lang kayo. Kaya kung sabi ko sa inyo, kung masama lang ang tao, lahat kayo pinuntahan ko na. For the sake of earning money. Okay? Sa totoo lang. Kung lahat kayo tatanggapin ko at pupundahan ko kayo at pagbabayarin ko kayo, eh for the sake na may pera lang or kumita ako ng pera, eh yun yung ano, baga masama, di ba? Huwag na kayong magpa home visit check up kung kayo ay 20s, 30s, 40s, wala naman kayong diabetes, hindi kayo high blood, wala kayong mga maintenance medications. Kasi itong si Omicron, although kalat na kalat na siya, sa ngayon, nasa 10,000 na, pero I don't think so. Mas marami pa yan. Kahit naman nung Pasko pa lang, kahit naman nung bagong taon pa lang, marami ng mga Omicron cases. Kaya lang, hinihintay lang nila na matapos itong bagong taon, saka nila i-report yung matataas na number of cases. Okay? Pero sa tingin ko, way back noong third week pa lang, or second week pa lang ng December, positive lahat? Pwede daw po silang reseta na pwede nilang i-release. Wala, positive lahat. Sabi mo ba yung Jessica lang? Para seta mo lang. Positive sila lahat. Sabi mo wag lalabas na. Apo. Sabihin ko ba yung Jessica lang po? Oo, ba yung Jessica lang. Yun, yun lang. Kasi itong si Omicron, para lang siyang nag-mutate into a lesser type of coronavirus. Okay? So para lang siyang flu. Okay? So wag na kayo masyadong kabahan. Although nakakapraning kung hindi kayo doktor at kung wala kayong doktor sa pamilya. Kung kayo ay 60 years old, pataas. Tapos, meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, at sang katutak na yung maintenance medications ninyo. Especially if you are unvaccinated. Okay? So, the moment na magkaroon kayo ng sintoma, magpa-swab test na agad kayo. Kung positive, magpa-schedule na agad kayo ng home visit check-up para mabigay ko na agad sa inyo yung treatment. Kung kaya kong puntahan yung bahay ninyo.
Okay? Pero sa tingin ko naman, hindi na tayo magkakaroon ng mga severe cases. Katulad ng mga cases nila Sandra, nila Tita Carmen, nila Reynaldo, yung mga tipong talagang... Hihingi na lang daw po silang certificate. Sabi ko through email. Email na lang. Para daw po. Ayun. So, once na mag-positive kayo, katulad nito, isang pamilya, ano lang, mag-stay lang kayo sa bahay, pahinga, i-treat nyo siya as ordinary flu. So, lalagnatin kayo ng isa, dalawang araw, tapos after nun, wala na. Uminom kayo ng calamansi juice, or mas better kung ginger tea, magpakulo kayo ng luya. Huwag niyong hahaluan ng honey, huwag niyong hahaluan ng sugar. Inumin niyo yun. Okay? Tapos, again, huwag na huwag kayong mag-iinom ng ibuprofen, ha? So, ulitin ko. Huwag kayong iinom ng ibuprofen. Even yung mga bioflu, yung mga ganon. Even yung mga Neosep, even yung mga Decolgen, yung mga ganon. Anything na pwedeng yung commonly iniinom ng mga tao sa trangkaso. Ang pwede niya lang inumin, paracetamol. 500 milligrams every 4 hours. Kung kayo ay positive sa COVID. Okay? Just to lessen the fever. Pero you have to understand kasi, the reason why you're having fever, it's your natural defense mechanism against the virus. That means na lumalaban yung katawan ninyo against the virus. Kaya kayo nagti-fever. Okay? And then in a matter of a few hours or overnight or even the most 2 days, tingnan ninyo, bigla na lang uhupa yung lagnat ninyo. Kasi hindi ganun kalala itong si Omicron. Sa totoo lang. Kung more than 2 days na kayo nilalagnat at hindi pa rin umuhupa yung lagnat ninyo, 38 pa rin, 39 pa rin, doon lang kayo magpa-schedule ng home visit check-up sa akin. Para, especially pag nagde-develop na yung ubo ninyo, yung sipon ninyo, lumalala. So, baka hindi Omicron yan. Possible pa rin kasi na may mga Delta variant pa dyan. Eh, yung Delta variant, matindi yun. Okay, nakita nyo naman yung nangyari sa India, sa ibang bansa. Matindi itong Delta variant. So, baka hindi Omicron yan. Itong si Omicron, simpleng ano lang siya, trangkaso. Kaya wag na kayo masyadong mapraning. But, as I've told you, regardless kung anong sitwasyon, mapa-Delta man yan or mapa-Omicron man yan or COVID per se, kung kayo ay diabetic, kung kayo ay hypertensive at kayo ay more than 60 years old, yun, obserbahan nyo muna. Baka in a matter of overnight, yung iba gumagaling ng overnight, ha? Nilagnat ngayong gabi, the following day, wala na, muhupa na. Pinakamatagal na yun, 2 araw. So, you just have to take paracetamol. Huwag naman kayo mag-hoard ng paracetamol. Kung ano lang yung kailangan ninyo, good for 3 days lang. Okay? Every 4 hours ang paracetamol. Kahit yung generic lang, okay lang. Kahit hindi branded, kahit hindi biogesic. O kaya, or any other or other brand. So, 4 hours lang, ha, ang interval. Okay? Huwag kayong mag-overdose ng paracetamol. Isang tableta lang, 500 milligram kada 4 oras. Yun lang. Tapos, pangalawa, yung tinatawag na tepid sponge bath. Okay? Kumuha kayo ng dimpo, towel, tabo, tapos basahin nyo yung towel, punas-punasan nyo yung mga singit-singit ninyo, kilikili, yung batok, yung lalong-lalo na pag bata, pag baby, mga toddler, kasi madali mag-seizure yan. So pupunasan nyo dito sa noo tsaka sa batok para hindi sila mag-seizure. Okay, again, ang fever is a good sign. That means your immune system is fighting the virus. Okay? There's nothing wrong with fever. Yung 38, 39. Pero pag nagpo-40 na yan, especially pagka infant,
or bata or toddler, delikado baka mag-seizures. So, kailangan nyo ng itepid sponge bath yan. Okay? Kada dalawang oras para humupa yung temperature niya. Okay? Kung adult naman, pwede rin naman ang tepid sponge bath. Okay? Punas-punasan nyo yung singit, kilikili, likod, dibdib, ulo, batok. Okay? Para humupa yung lagnat. Sabi ko sa inyo, in a matter of 2 days, gagaling kayo. You don't need to schedule a home visit check-up kay Dr. Galindon. Okay? Para hindi, tsaka hindi nyo rin kailangan pumunta ng ospital. Agad-agad. Para hindi mapuno ang ating mga frontliners. Para hindi mahirapan yung mga frontliners natin sa mga ospital. Eh, wag nang sugod ng sugod sa ospital. Okay? Ito, pakinggan nyo lang ito sinasabi ko. Kung more than 2 days nilalagnat kayo at di bumababa, doon lang kayo magpa-schedule ng home visit check-up. Baka hindi yan Omicron. Pwede rin Delta variant. Especially pag nahirapan na kayo huminga. Okay? Ibig sabihin nun, nagpo-pulmonya na kayo. Tapos, pag positive, uwi na kayo agad. Huwag na kayong mag kung saan-saan pupunta. Tapos, mag-isolate na agad kayo sa bahay. Tapos, yun lang. Pakinggan nyo lang to yung mga sinasabi ko. Okay? Para hindi rin mapuno yung mga ospital at para hindi lahat kayo napapraning. Okay? Yun lang.